Jolene na ay isang dalalina na anak ng isang hari at isang reyna ng isang maliit na isla sa isang maliit na Diego isla. At si Diego, emperador ng Roma, ay nagbanta ang kanyang lusubin ang maliit nilang kaharian. Kaya alam naman ng mga magulang ni Filomena na alam naman ng mga magulang ni Filomena walang kalaban-laban ang kanyang maliit na bansa sa isang napakalaking imperyo tulad ng Roma. Kaya sila naglakbay tungkol sa sila naglakbay patungo sa Roma upang makipag-ayos kay Diocleto at hingin na huwag naman sana niya ituloy ng kanyang masamang bala laban sa kanyang maliit na kaharian. At dala nila si Filomena, isang pagkagandagandang bilang kay si Anos, o si Anos, kay si Anos. At noong umarap ang buong pamilyang iyan kay Diocleto, emperador, ay nagandang-ganda ang emperador kay Filomena. At ang tugon niya sa pakiusap ng mag-asawang hari at reyna ay ito. Sabi niya, ipapakasal niyo sa akin ang inyong dalagang, at hindi lamang iniligtas ko ang inyong kaharian, pagkakatuto kayo, kung ibibigay ko sa kanya lahat ng kayamanan, lahat ng alahas, maraming dito, maraming salabi, mamahaling dami, pakasal na niya. Subalit si Filomena ay mayroong lihim ng panata na siya ay isang Kristiyano. Alam nila na siya ay Kristiyano dahil sa ang kanyang mga magulang ay mga Kristiyano rin. At ang lihim na panata ni Filomena ay siya ay mananatiling birhen hanggang kamatayan alang-alang sa ating Panginoon. Kaya kahit ang pag-along sa kanya ng emperador, hindi niya tinanggap ito. Hindi niya tinanggap ang along ito, pakasalan siya. At sa gali ng emperador, ay pinabilang mo niya si Filomena sa loob ng apat na pong araw. Yung ulit na pong araw ng kanyang pagkakabilang po ang pinakamahirap sa lahat. Dahil una ay pinagupit si Filomena hanggang sa kanyang maliit na katawan ng lupa ay halos patay na. Subalit, nung gabi, mabigot siya sa pinagupitan. Siya'y pinagaling ng Mahal na Birheng Maria at pinangakuan na palalayain siya sa loob ng tatlong araw. At siya pinagkasan na ulang si Diocleto dahil parang walang pinagdaan ang mga kagubin kung si Filomena. Kaya itinali nila si Filomena at papanain siya ng mga panang nagliliyaw. Subalit, ang mga panang nagliliyaw ay bumalik sa mga kumakanan sa kanya. Tinalian nila si Filomena ng angkla at ito'y itinapo nila sa ilog at sa hindi may baliwanan ng paraan ay lumutang itong si Filomena. Pagkatapos ng isa pang araw, ay pinumutan ng ulo itong si Filomena. Ang
ang laki-laking kayamanan, ang kanyang tinanggihan, ang laking ipatiyo, kahatkahan, siguridad, ng kaharian, kaya ng mga ulang, tinanggihan niya. At sa bandang muli, kahit ang sarili ng buhay, ay tinanggihan niya. Paano natin ipapaliwanag ang lahat ng ito? Sabi ng Panginoon, ang naghahangad ng magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. At ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang makakamit. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamit man niya ang kundekin. Kung ang katumbas naman nito ay ang kanyang buhay. Ano ang may babayad ng tao para maibalik sa kanya ang kanyang buhay? Sa pagdating ng anak ng tao, magdaglay ng kapilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasamang kanyang mga anghel. At gagandahan niya, gagandahin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Alam mo yung maaaring kahangalan ng ginawa ni Filomena. Natanggihan ang emperador, ang pinakamakapangyarihang tao sa balat ng lupa noong panahon ng iyon. Ngunit ang tanong dito ay ito. Sino ba kawalan ng buhay? Si Filomena ngayon ay buhay na buhay sa piling ng ating Panginoon Jesus Christ. Samantalang si Diogleto, nasaan kaya si Diogleto ngayon? Natitiyak na wala siya sa dami ng mga tao na pinapatay niya dahil sila ay mga Kristiyano. Definitely, wala siya sa dami. Kaya sino nawala ng buhay? Mabibili mo ba ang buhay? Mabibili ba ng kayamanan ang buhay? Tulad sa ako sa kahapon, magdaraya ang kayamanan ng kalupa. Kung kailang inaasahan mo, isasalba ka ng kayamanan mo, kung kasusukuha ng kayamanan. Hindi matutungan ng kayamanan mo, alamas mo. Hindi matutungan ng kahit isang segundo ang iyong buhay. Kaya, did Filomena make the right choice? Ang sagot, oo. Marunong umili ng mga ito. Alam niya kung anong mahal. Alam niya na higit ang mahalaga sa seguridad. Alam niya na higit ang mahalaga sa kanyang sarili ng mula. Alam niya na higit pa kaysa sa kayamanan, alahas, pera, ito na pinangako sa kanya. Halaga higit pa doon ang halaga ng Panginoong Jesus. Higit pa siya ang mahalaga. Ang Panginoon ay higit na mahalaga kaysa mismo sarili buhay. Kaya ang mawalan ng buhay alang-alang kay Jesus. Ito yung pinaka-importanting desisyon na ginawa ang Filomena at hindi siya nagkamali sa kanyang pagpapasya. Ave Maria Purissima. Sanctificado ang Concepción.